Kailan mayroon kong bakla ka? Hindi mo naman kailangan itago yun. Para naman akong ibang tao sa'yo. Eh, di mo naiintindihan, anak eh. Alam mo, lagi akong iniiwan ng tao. Sa tuwing nalalaman nila na bakla ako. Ang hirap, anak. Ang hirap. Para akong malansang isda. Yun ang tingin nila sa akin. Paps. Hindi naman ako mag-iisip ng ganyan eh. At lalong-lalong hindi kita iiwanan tulad ng ginawa nila sa'yo. Mahal kita, Paps. Tatay kita, anak mo ko. Hindi ko yun kaya gawin sa'yo. Totoo ba yun, anak? Oo naman, Paps. Jowa, hirap na ako. At kakanta lang. Hirap na ako kasi magtago. Hindi mo na kailangan magtago, Paps. Mahal na mahal kita, anak. Mahal kita. Iyak. Hindi ako sanay eh. Sorry, ano? Paps, okay lang, itatanong pa ako sa'yo. Sige ko, anak. Pasensya ka na, hindi na kasi kinakaya ng utak ko, kating-katin eh. Alam din ba ni natay na baling ka? Anak, total nandito na tayo. Ayoko na magtago ng sikreto sa'yo. Gusto ko nang malaman mo ang totoong pagkatao mo. Anak, napulot lang kita. Depress ako noon. Di ko alam kakawin ko. Parang wala nang pinatutunguhan ang buhay ko. Wala na nga nangyayari sa karir ko. Iniwan pa ako ng taong mahal ko. Binala kong magpakamatay, anak, para matapos ng lahat ng paghihirap ko. Pero may narinig akong iyak ng bata. Hoy! Ano ba ginagawa mo dyan? Sorbo ka! Eh, ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Aba, eh ano pa? Eh di nagpapakamatay. May nakita akong babae na may kargang sanggol. Ikaw yung jowa. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba problema mo? Hindi ko na kaya. Ano ba nangyari? Tagtag mo na, akin na muna yung bata! Akin na muna yung bata! Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hanggat nasa akin ang sanggol na yan, lagi siyang nasa pangadib. Ano ba nangyari? Ipag-ako mo sa akin.
Hindi mo siya pababayaan. Gagawin mo ang lahat malayo siya sa kapahamakan. Ipangako mo sa akin. Ipangako mo sa akin. Okay lang. Wala naman problem. Alagaan mo siya. Kapahamakan? Alagaan mo. Ano ka pa? Huwag mo siya pababayaan. Ipangako mo. Ipangako mo. Oo, wala naman problema. Pero bakit may panganib-panganib pa? Teka, ano ba? Hoy! Saan ka pupunta? Anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito? Busy rin ako eh. Magpapakamatay ako eh. Lit-lit mo pa ng anak eh. Tapos takot-takot akong kargahin ka kasi feeling ko pag kidarga ka, baka lumusot ka sa kamay ko. Pero di naman, inulit ko uli. Eh, swak na swak naman. Okay naman. Parang talaga pinanganak ka para kargahin ko. Pop, so ibig sabihin yung box na nakita ko ng isang araw, di ba sabi mo gamit yun ni nanay? Sa'yo talaga yun? Hindi. Hindi sa akin. Kay Victoria! Pops, alam mo lalong tumaas yung respeto ko sa'yo. Akala ko kasi dati, hanggang doon na lang eh. Pero meron pa pala, may itataas pa pala. Makabola naman itong anak ko. Hindi kaya isipin mo, di ba? Hindi lang naman ikaw naging tatay ko, di ba? Ikaw din yung naging nanay ko. Hindi naman lahat kaya yun, di ba? Kesa dun sa tao na mas pinili na itapon ako. Namukhaan mo ba siya? Iti anak eh. Bakit niya kaya ginawa yun? Ay nga, yan naman yung mga tanong na huwag na natin puntahan. Kasi kung ayaw mo, huwag mo. Basta magkasama tayo sa buhay. Basta walang tataob sa bangka natin na... Sino bang tunay mong magulang, Jowa? Nak, hindi ka nag-almusal sa amin. Hindi ka sumabay sa amin, hintay ka namin eh. Nagluto pa naman ako. Paps, presensya na. Wala kasi akong gana eh. Nak, sorry kung nagsiniwaling ako dati ha. Actually, tama ka eh. Una ko pala nakita tong picture. Ikaw na ikaw. Pasensya ka na, Paps, ha? Akala ko talaga okay na ako kagabi. Di ba pala? Okay lang. Itindihan ko naman. Pero hindi ko alam kung ano nararamdaman mo ngayon. Pero kung ano man, karapatan mo yun. Ako man mapunta sa kalagayan.
Ganun din mararamdaman ko. Naguguluhan din ako. Gusto mo, ano? Kung gusto mo, pwede naman kitang samahan eh, para hanapin ang mga magulang mo. Total, nakita mo yan sa simbahan eh. So, posible yan. Tapos tabi-tabi lang sila. Wala naman po akong planong hanapin yung taong tinapon ako. Hey, Paps. Pasok na ako, ha? Ay, pa ako sa kapitan eh. Check, check, check. Okay. Okay na. Bok. Bok. Tignan mo si Jowa, Lin. Mga may problema. Ang lungkot ng mukha eh. Nak! Dalay mo itong payong baka umulan. Salamat po. Nak, tanda mo lang ha. Dito lang ako para sa'yo lagi. Alam ko naman po, Pops. Wala na po ako. Carmina! Carmina, pasensya ka na. Alam kong hindi pa tayo tapos. Ay, huwag mo nang sayangin yung laway mo. Total, wala naman na tayong pag-uusapan eh. Yung bok ko. Hindi lang masipag, matulungin pa. Grabe. Bok, kaway-kaway ka naman. Kuya! Bok, tigilan mo na yan. Hindi mo naman kailangan ipakita yan sa mga repa-pips natin eh. Kakaya ka. Tigilan mo yan. Patay mo na yan. Ano ka ba, Bok? Siyempre binibida lang sa mga viewers mo, di ba? Tol, mga ilang ganito? Anim pa. Anim? Sige. Eh, no? Oh. Tama na nga yan. Patayin mo yan. Hindi kailangan ng ganyan. Oo na, sige na. Ba't ba kasi sobrang bisibisihan ka naman masyado? Para ka namang others. Iisip ko lang sa jowa. Ha? Uy! Ito, pwede na to, tol. Anim na to. Si jowa? Oo, napapadala sa'yo yung pag-iisip mo sa kanya, Bok, ha? Kung ano-ano mga iniisip mo, eh. Nag-aalala lang ako dun sa tao. Kasi madalas kami hindi nakikita ngayon ni Jowa. Bihira lang. Kilala ko yun eh, kasi kapag may problema yun, laging palaban yun kapag may problema. Kayo, ngayon, pakiramdam ko, bigat ng pinagdadaanan ni Jowa ngayon. Anim, pwede na to? Yeah. Bok. Oh. Pati ngayon, nag-aalala ka na. Iba na yan. Baka na-inlove ka Tan! Na. Iwan ko sa'yo, Bok. Tali mo yan. Oh, doon sa dulo. Wanted. Promodizer. Ah, teka, ito. Mukhang pasok sa banga.
requirements. At least 25 years of age to 35 years of age. Ay, liguak agad. Ba't ganon? Bakit pa ganito sa Pilipinas? Lahat ng trabaho may age limit. It's so, so unfair! Ay, ito. Wanted. Sepulterero. No age limit with overtime pay and benefits. Aba, ito bet ko. Kaya lang hindi naman yata pang cemetery yung beauty ko. Oh, for immediate hiring, Manila Zoo caretaker with pleasing personality. Iba din, ha? Kailangan talaga may itsura ka magbabantay ka lang ng elepante at tigre. Kalurky! Whew! Ay, eto na talaga. Wanted, ship mechanic. Must have a background in maritime related courses. Ibig bang sabihin ito, ito na ba yung sign na magbalik na talaga ako sa first love ko, ang barko? Wow. Kalain mo nga naman sa dami-dami ng makakasabay ko sa CR. Ikaw pa. Wow ah, parang sa kanya naman tong CR na to. Sa pagkakaalam ko, para sa amin lahat naman tong CR na to, no? Oh, tinitingin mo. Gagalaw. Lalo kayong aatakihin yan. Hay, sa dami ng pinagdadaanan mo ngayon, Jowalin, deadmahin mo muna yung bruhang mangkukulam na yan. Kat! Kat! Just get me out of here! Ayoko mamatay! Relax. Sina, relax ka lang, relax. Relax ka lang. Okay. Okay? Gagawa ko ng paraan. Gagawa ko ng paraan. Gagawa ko ng paraan. Mabait naman ako.
ka na. Okay. Okay ka na. Uy, okay ka lang ba? Ha? Okay ka na dyan, no? Takot siya eh. Takot ka ba? Huwag ka na matakot. Nandito na ako. Ha? Nandito na! Shhh! God! Ngayon na pala yung competition nito ng last man sailing. Stick daw to, di ba? Oo nga, yaya. Oo nga, Kuya Bagets, tsaka ang representative po dito, ano, isang fourth class na lalaki tsaka isang fourth class na babae ang magiging representative dyan. Antindi, di ba? Malamang, ito na ang pagkakataon ko para sumikat. No. Wow, Okoy. So tingin mo ikaw talaga mapipili dyan eh, no? Eh, malamang sa malamang si Jowa at si Grant ang mapipili dyan. Hindi naman, Amay. Kasi marami rin namang mga pet malong mga fourth class dito. Hindi yun. Oo nga, tama si Grant. Tsaka ako, may oras pa ba ako sa mga ganun? Wala naman. Hindi naman ako sali sa ganun. So, akala mo, gwapo ba? Pangit mo na. Tama na. Alam mo, Sergeant, mukha mo. I have no problem with Grant to be our representative ng Academy for the Boys. Wala na bang ibang choice? Bakit si Biglanda pa ang representative natin sa mga girls division? Eh, kasi po, ma'am, sa totoo lang, si Jowalin Biglanda pa po, eh siya po yung pinakamagaling sa fourth class among sa mga babae. Tsaka po yung second best sa kanya, eh, napakalayo po. Ipatawag sila, Diyosa. Masusunod po, madam. Your wish is my command. Okay na, Awal okay pandak! Na. Stop! Altamirano? Biglang the pack. Ipinapatawag kayo ni Ma'am Alona sa office. Now na, understand? Bye! Bye-bye. As you all know, na 4 consecutive years na tayo nananalo, di ba? Last year, I remember, it was Martin and Extina who represented our academy. And they didn't disappoint me. Of course. Ma'am Alona, huwag ko kayo mag-alala. Gagawin po namin lahat para hindi po maputol yung winning streak natin. Thank you, Grant. You may desist. Po? Baka dismiss, madam. A new word? Oh, okay. Dismiss. Yes, you may dismiss. Okay po. Salamat po, ma'am. Excuse me po. Yes. What is that face, Biglanda pa? You know what I want, Biglanda pa? I want you to push yourself to the limit and win this competition with Altamirano. Okay? Ma'am, yes, ma'am. Biglang tapa. Baka hindi mo alam kung gaano kalaki ang nakatayang pangalan dito ni Madam at ng kanyang academy. Para sa iyong kaalaman, nagsimulang pumasok ang mga investors ng maka-apat na sunod tayong panalo. Laban, baka kabahan ka. Just don't mess up with my winning streak. Okay, biglang na pa. Ma'am, yes, ma'am. Ano ba kasi problema mo, Jowa? Hindi ka naman ganyan eh. Sige na, sabihin mo sa amin. Yeah. Oo nga, Day. Tsaka kahapon ka pa namin napansin dun sa balay. Ano naman? Pasensya na kayo, mga tol.
Pinagdadaanan lang talaga ako. Wala eh. Tindi yung personal na problema ko eh. Pero salamat sa pag-aalala. Alright, hayaan nyo na lang ako muna. Yan yung muna ako ng time. Jowa, eh, pwede naman namin ibigay sa'yo yun eh. Yung problema, hindi naman maghihintay yung competition para umayos ka, di ba? Sakto si... Tama si Kuya Bagi today. Kanina kasi sa mga drills natin, parang napansin namin na hindi ka makakonsentrate, tsaka muntik ka na sumabit kanina. Hindi yan. Kaya mag-alala. Hindi maapektuhan yung performance ko. Pinapatibay ko lang ang inyong kalooban. Pinapatigas ko ang inyong mga damdamin. Ialay nyo ang inyong buhay. Dugo, pawis! Dahil matindi talaga ang kompetisyon at malaki na kataya dito. Kaya kailangan, usayan nyo. Huwag kayong susuko. Go, Biglanda Paltamirano. You can do it! Go! Come on, you can do it! Move it, move it! Kaya yan! It's time, and this is the right time, to meet our fourth class representatives of the other maritime academies. From Southview Maritime School, Angelito Immortal and Gloria Paslang. Immortal? Paslang? Bah, ayos ah. Good combination. From Clearwater Marine University, representing Balagtas Maritime College, representing Fort Masakay Maritime Academy, Carlos Falcon and Bridget Montenegro. And last, but definitely it's not the least, representing the reigning last man sailing champion, Alona Aragosa Maritime Academy, Grant Altamirano, and Joeline Biglandapa. I'd like to greet everyone, not a happy birthday, but a pleasant day. It's a yahoo for me. So please, let's clap our hands and wave, wave, wave! Let the games begin! Itong Luzon ay magsisilbing elimination round kung saan ang limang team ay mababawasan ng dalawa at maiiwan ay tatlo.
representing our three semi-finalists, Balagtas Maritime College, Fort Masakay Maritime Academy, and still standing alone, Aragosa Maritime Academy. Yes! Yes! Next station for our semi-final round. Let's give a big round of applause to our finalists, Fort Makasay and AA Maritime Academy. At sa final round naman, ay napakadali lang naman. Ang gagawin nyo lang ay lumakad. Ngunit, meron tayong tinatawag na twist. We have a new champion.
Jowa! Saktan ka ba? Ha? Kaya... Sorry, Gran. Okay lang yan. Ayos ka lang ba? Ha? Sakit eh. Sakit? Tara na. Ayos ka na. Sakit. Tatawin ko. Gran. Oh. Sorry talaga. Jowa, bakit ka nagsasorry? Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Isa... Hindi kasi lagot na naman ako kay Ma'am Malo ng ito eh. Huwag mo nang intindihin si Ma'am Malo. Ma'am. Will you excuse us, Altamirano? Ma'am, yes, ma'am. Thank you. Ma'am. Ma'am, I'm so sorry po. Sorry? Mag-sorry ka kung natapakan mo ang sapatos ko. Alam mo ba, kasama ko ang mga investor. They are pulling their investment out from my premises. Kaya alam mo na kung ano mangyayari sa iyo. Ma'am. Kaya alam mo na kung ano mangyayari sa'yo, no? Ma'am. Ma'am, please po, ma'am. Please. I'll make sure na mawawala lahat sa'yo, especially yung scholarship mo. I'll make sure na maaalis ang pangalan mo sa listahan. Biglang dapat. Ma'am, please po, ma'am. Oh, ma'am. Ma'am, please po, ma'am. I'm so sorry po. You clearly don't deserve it. I'm sorry, Mom.